Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat na mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pagtanong ni Senadora Risa Hontiveros ho mga ka-action. Regarding nga po ito sa issue na 55 million po na kung saan tinanong niya ito si Mr. Onyate ho kung kaya niyang bayaran ang donor tax nito ho mga ka-action. So ito po, makikita nyo po sa video na ito si Mr. Onyate na halos hindi ho siya makasagot at parang napipikon po siya kay Senator Risa Hontiveros ho mga ka-action. Ito po, isishare ko lang po sa inyo bago ho tayo magtuloy-tuloy ha. Ito. I will come to that. Let me explain. No, Mr. Onyate. Please argue with the members of the committee. Tinatanong ko lang po kung handa si Mr. Onyate bayaran ang 6% donor's tax sa 55 million pesos dun sa ad na yan. Mr. Onyate, handa po ba kayong bayaran yung donor's tax ng buong 55 million pesos na yan? I just want the committee to know that I have been a political operator for the past 30 plus years. I will come to that. Let me explain. Mr. Onyate, do not argue with the members of the committee. Ang tinatanong ko lang po, kasi sabi kanina ni Attorney Abisado, you are requesting for more time. Actually po, nabigyan na po kayo ng 2 linggo kalahating buwan nitong komite para humingi ng simpleng mga impormasyon. Ngayon, we are giving you the benefit of the doubt na totoong sinasabi ninyo na ibinayad nyo na lang yung kalahati ng 55 pesos. Gusto ko pang sundin, excuse me Mr. Onyate, gusto kong sundin Madam Chair yung line of questioning ni Senator Nancy. So kung yung tax due 1 month later ay ngayon sinasalo nyo na lahat, handa po ba kayong bayaran yung buong donor's tax ng 55 million pesos at the rate of 6%? Madam Chair, if I may, that is a legal question and... No, Madam Chair, and I was asking Mr. Onyate, not the good attorney. Yeah, it is not a legal question po. It is a matter of fact. Facts po yung tinatanong ng komite eh. Iniiba-iba nyo yung mga sequence of events or yung events na nag-transpire. We are giving you the benefit of the doubt. Tinatanong ko lang po, a non-legal question... Kung handa si Mr. Onyate, bayaran ang 6% donor's tax sa 55 million pesos dun sa ad na iyan. Madam, yes, ma'am. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin, no, di ba? Halatang halata sa pagbubusis pa lang na halos hindi siya o nagkanda utal-utal sa pagsagot sa tanong ni Senator Risa Hontiveros. Malaking pera po ito mga ka-action ha, ang involved dito. 55 million lang naman yan. Di ba? Oh, pasalamat po tayo na mayroon pang isang Risa na kumi-question sa mga nasabing budget kung talagang ito ba ay kahinala-hinala. Kapag ngayon ito ay hindi naman mapatunayan kung ito po ba ay napunta sa maganda o hindi, eh talagang kukwestiyonin po ito na kukwestiyonin naman ni Senadora Risa Hontiveros mga ka-action. Kaya pasalamat po tayo na may isang senador na may malasakit, lalong-lalo na po kung ang involved ay kaba ng bayan, di ba mga ka-action? So, correct me if I'm wrong, ito siguro na issue na 55 million mga ka-action regarding nga po ito siguro sa advertising na EDSA Puera. EDSA Puera at sa mga iilan pa sa pinagkakagastusan ho nito. Di ba? Yung charter change na yan. Di ba? Ito po yung question dito. Di ba? Nakakalungkot po no. Gagawa-gawa ng mga ganitong klaseng mga ano lang, gumagastos ng milyones-milyones. Nakakalungkot kasi isipin at nakakainis isipin. Di ba? Ang bilis ng budget ang bilis nila mag-release ng budget na kung saan hindi naman napapakinabangan ng maraming Pilipino. Di ba? Ang bilis nila mag-release ng budget sa nasabing mga ganyang-ganyang klaseng mga propaganda ho mga ka-action, di ba?
Pero kung ang mga kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar, ang hirap po, ang hirap nyo po. Oh, ang hirap nyo po mag-release. Oh, kailangan pang dumaan sa mabusising pag-aaral, di ba? At minsan pa, hindi pa maa-approve ang nasabing budget, babawasan pa yan. Di ba? Nakakainis dahil yan dapat ang pinaka-priority dahil pira naman natin lahat yan. Dapat ang magiging beneficiary niyan ay para sa mga kababaya, sa mga Pilipino, hindi kung ano-ano ng mga propaganda na hindi naman nakikipagpakinabangan ng maraming Pilipino kung hindi kayo-kayo lang. Di ba? Kaya mas maganda po talaga na questionin na questionin yan kasi malaking pira po yan, 55 million, tapos sasabihin nyo naman, magmubuo na ang bawat Pilipino. Ganito na lang pa ba tayo? Pag may question ang isa sa mga mababatas at nagre-react ang mga Pilipino, sasabihin nyo, magmubuo na lang ho tayo? Ganon? Ganon lang po kayo mag-ano. Eh, ang akala ho natin, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Diba? Eh, kung mapatunayan po ito na ay isa po ito sa pag-ano, eh, dapat po talaga patunayan din ni Mr. President Bongbong Marcos na bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Diba? Kasi yan ang binitawan niya na salita sa isang bagong Pilipinas rally. Diba, mga ka-action? Oh, nakakainis isipin, no? Na ang bilis nila mag-release ng mga budget pagdating sa mga propaganda, nang samantala marami po ang nagugutom na kung saan doon po sana ang focus ng budget, isa sa mga priority na bigyan ng budget ang ating mga mamamayang Pilipino dahil marami na po ang nagugutom sa sitwasyon ho natin ngayon, mga ka-action ng mga kakamping sos Maria Josep. Kaya salamat na lang kay Senadora Risa Hintubiros na handa siya mag-question kahit sino pang mga talpulano dyan, basta na involved na ang pera ng bayan at hindi napunta sa magandang proyekto o mga propaganda. Diba? Oh, kailangan ho talaga yung questionin na questionin, no? So, antabayanan po natin itong ganitong klaseng mga issue ho, mga ka-action. Lalong-lalo, milyones na po yan. 55 million naman, sus. Hoos! Kailan pa ba ito may stop ho, mga ka-action? No? So, yun lang po, mga ka-action, mga kakamping knog. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.